Everybody, welcome to my channel, Stilo Local. It's your boy, Sly Kane. At meron po akong special guest dito sa studio. Please introduce yourself. Ako nga pala si Opri, mula pa ang Pandangan. Shoutout sa Republican Ghetto Cartel, sa mga tropa na sumusuporta sa akin. Opri, how long ka na nagra-rap dito sa rap game? Nag-start po talaga ako dati nung nasa school. Dumaban po ako noon ng balagtasan, nanalo ako. Balagtasan sa school namin. Oh, okay. Para flip-top siya. Project po namin yun. Tapos hindi ko po alam, nung mga nakalipas na buwan, biglang bumibilis ako magsalita, kinakausap po yung teacher ko. Hindi niya ako maintindihan. Sabi niya, wait lang, pinagbabasa niya ako nung parang pababasahin na yun para ko sa mga klase ko. Tapos hindi nila ako maintindihan kasi ang bilis ko na dire-diretso kahit may tulto. At pero nung time na yun, nakikinig ka na ng rap? Galito ko natin sa rap. Galit ako dati, hindi ako marunong sumuporta. Kasi yung kuya ko naririndi ako lagi kapag ka nagpapadugtog siya ng mga soundtrack ng mga rap. Yung mga rapper sa mga Pandakan yun, sa lugar namin. Kasi sabi ko, kuya gusto ko din yan. Sabi ko, kasi bigla akong hinanap yung nung napakinggan ko sa Smuglas. Hindi ko gusto ko Smugs. Dito. Shout out Smugs! Ganyan ang buhay ng tao. Iba-iba man tayo ng ruta. Mga bakong daan ang paliguligo. Subalit isa lang di nang punta. Nag-freestyle po ako noon. Ganyan lang ako nakapunta. Tapos nakikita ko yung mga gamit. Tapos freestyle lang po to. Hinahalap ko yung katugma niya. Mm-hmm. Tapos ayun po, natuto na lang din ako. Actually, si Smug, isa yan sa pinakamagaling na freestyler sa Philippines. Iba kasi yung, di ba, yung flip-top tsaka freestyle. Yung flip-top kasi written yan eh. Sulat na yan. Tapos minsan 1 month preparation, di ba? So parang... Hindi lang 1 month. Oo, di ba? Kaya natuwa ako na nag-interview kita dito ngayon kasi ang tagal ko lang hindi nakakarinig ng ganyan na magaling na freestyle talaga kasi ang panahon ko talaga 90s, early 2000s, so ang mga rappers ng mga time na yun, freestyle talaga eh. Kaya nung sinabi ni MC Choi, sabi niya, bro, subukan mo to, pakinggan mo to. Play ka lang ng beat. Kanina guys, mamaya ipi-play ko after na tong interview, play ko mamaya para makita niyo yung sinasabi ko. Ang galing nito. Anyways, balik tayo sa interview. Aubrey, yan na ba ang rename mo, Aubrey? Opo. Ang dami ko na kasi pangalan dati. Naging Rosie ako. Tinawag ka mong Rosie kasi matinik daw. Oo, may tinik pa lang Rose, no? Matinik pa lang Rose. Ang Rose, may tinik siya. Tinawag din akong Rosie. Tapos naging Desh na ako. Ang dami ko naging pangalan. Hindi lang ata dalawa. Naging Lil Ops pa. Lil Ops? Kasi buti na lang hindi Lil Ops. Ang dami kasi rapin na puro Lil. Tinanggal ko. Sabi ko, bakit ano? Ba't kailangan pang gano'n? Eh, sabi ko, gusto ko na lang gampanan kung ano yung pangalan na binigay sa akin ng magulang ko. Tapos nalagin ko na lang kung sino ako. Kasi okay, parang, I like that. Ayos yan. Wala ako dito din, kundi nila akong ginawa. Eh, sabi ko, ba't kailangan ko pang palitan yung pangalan ko? Kung mata ako, ito na ako. Galing. Kaya sabi ko sa sarili ko na, eto, gusto ko na lang gampanan kung sino ako. Parang, kasi ang hirap ng tunares, Kuya Sly Kane, pangalan niya Christopher. Tapos, asan si, sino si Sly Kane? Di ba? Parang gano'n. Hindi, si Christopher daw Sly Kane, mag-iisa lang yan. Para hindi na sila mahirapan. Ito na yung pagkatao. Galing dito naisip mo ah. Parang yung ginagawa ngayon ni Glock 9, ano? Di Aristotel Polisco. Oh, okay, so si ikaw, ngayon pa lang, maaga pa lang, yun na. Yun na, maaga pa lang. Para kasi masanay na yung kaya, kunwari, sabi natin, biglang may pumutok pa ko. Tapos ang pangalan ko nun, iba. Eh, magsasawa din ka, di ba? Eh, papalitan ko, pwede na ako makikilala sa bago ng pangalan. Para ako sindikato mag-tato. Galing ha? Sa mura mong edad niya naisip ko yun, galing ha? Oo, okay yan ha? Sino mga influences mo ngayon aside from like Smuglas, like para mag-rap? Siyempre, matik na kayong dalawa. Paalis ako dito eh. Kasi pahain mo ako dito. Hindi. Po ngayon, siguro wala po akong ibang inspirasyon sa pag-rap ko, kundi yung tatay ko lang. Kundi siyempre, kasi kaya po talaga ako nag-rap dito. Meron akong pangarap. Pangarap kong
napakaliit na bagay para sa iba, pero para sa akin kasi tayo, mapasaya natin yung magulang natin, is napakalaking bagay. So bago ako mangarap para sa sarili ko, uunahin ko muna yung matagal na pinangarap ng tatay ko. Kasi kahit isang beses, never ko siya nakita na nangarap siya sa sarili niya. So eto na yung panahon para ako naman yung babawi sa kanya. Kasi buong buhay ko, buong buhay niya din, na sa amin na nakatulong magkakapatid. Sabi ko, kahit isang bagay lang na alam ko magpapasaya sa tatay ko yun. Sabi ko, gusto ko kumitin ng pera para mabilang ko siya ng motor na pinapangarap niya. Mm-hmm. Kahit NMAX lang, at least sobrang natupad ko o natupad niya din kahit isang pangarap ko. Anyway, kahit na underwear, di siya makabili dahil lahat ng pera at mga napupunta sa amin. Kaya gusto ko magbalik yun. Ganyan talaga ang magulang. Ilan ba kayong magkakapatid? Madami kami, isa pa yun. Tapos broken farm pa kami, kaya gusto ko mabalik. Saan ka ngayon nakastay sa dad mo? Sa papa. Ah, doon ka sa papa mo ngayon. Okay, so nakikita pa rin kayo ng mama mo. Mm-hmm. Peace naman. Hindi ko sa... Ah, yun lang. Sana maging peace kayo, mami. Oh. Mm-hmm. Napaka-talented ng bata niyo. Grabe. Hindi, dahil din po doon. Kaya ako nag-grab, nakita-rinig ko sila, ano, imbis na ilabas ko galit ko. Sumulat ako ng ano sa papel ng parang dear diary ganun. Mm. Sa gintagma siya. Usually ganun eh. Tulo-tulo pa ng luha. Yung mga rapper may pinaghuhugutan sila. Kumbaga sa ano, sa mga dancers, kapag ka meron silang ano, may mga masasakit sila sa puso nila, nalalabas sila sa mga cramping. Oo nga, mga yes, ganun, yes. Ganun, di ba? Kaya para sa atin naman po mga rapper, para sa akin din. Yun, gumawa ko ng ano, storya sa buhay ko, kung sino ako dati. Na naririnig ko po na magsundo ang nina. Kasi po sila papasarap ko yan. Ginawa ko po siyang inspirasyon, hindi po para magalit o magtampo ako. Ano kasi pinalaki na ako ng mahirap. Self-expression yan eh. Oh. Pinalaki na ako ng mahirap, hindi naman pwedeng... Ay, pinanganak na ako mahirap, hindi naman pwedeng lumakita din. Mamamatay ako, ganun. Yes. Kaya kailangan gumawa po ako ng sarili ko na hindi ako aasakit pa ka na. Kasi, syempre, bata tayo, wala tayong nagilawa. Kasi pa, pwede akong, ano, bibili lang ako ng doli, papang ganun. Gawa kasi, di ba? Ikaw na ba ang girl sa family? Ilan ba kayo lahat total? 14 kami. 14? Damn! 14 kami sa mama, tsaka sa tatay. Pero, okay. Yung kabuo namin 6 lang. Pero kapatid ko pa din sila, kaya kasama sila sa... Okay. Yes, ganyan talaga dapat. Walang half-half brothers and sisters. Brothers and sisters. Okay, sige. So, sa magkakapatid, ikaw lang ang nahilig mag-rap? Meron akong ate dati. Sinusulatan ko siya mag-rap. Kaso, ADJ, tsaka gusto ko kasi kapag nag-names kasi ako sa mga babaeng rapper na ano, kunwari, meron ako kailang rapper na, yan, sabihin natin mga English speaking, tapos pabebe yung boses nila. Wrong rule to the world! Since nasabi ko mature ka mag-isip, tanungin kaya kita, anong masasabi mo ngayon sa state ng hip-hop ngayon dahil, di ba, pandemic last year, wala yung mga shows, na kasi dyan yung pinaka parang basis ng kumikita yung mga rappers, eh, like sa mga live shows, ganyan. So, anong, at sa tingin mo, babalik kaya tayo sa normal na ganyan? Opo, kasi wala pong imposible. Para sa akin, nakakalungkot yung nangyari talaga sa atin ngayon sa pandemic. Kasi, syempre, maraming nawalan ng, ano, pero hindi po kasi yun yung dahilan, parang dumigil tayo. Kahit sa bahay, kaya natin mag-record eh. Kaya natin sumulat, o kapag naging okay na, meron na tayong panggera, pang atake, nakapunan tayo ng album sa bahay, gawa ng... I'm ready! Siguro kaya tayo pinakulong sa quarantine para mas lumakas pa tayo lalo. Oo nga. Tapos magpaling na sa bagay, social media naman lahat ngayon eh, no? Nilalabas lahat ngayon. Tsaka parang wala eh, parang ganun pa rin naman yung takbo ng buhay ngayon. May events pa nga atin eh, di ba mga tago? May events na tago, yun lang. Kaya, nakakamiss nga lang yung, alam mo na may ako, namimiss ko yung mga maraming tao. Ang sad lang kasi, sana para sa, kasi ngayon, di ba, nagsisilabasan iba-ibang klaseng variant ng virus eh. Ang hope ko lang sa yung pinaka-masaklap na virus ngayon, ang Bilsa Kuryente. Aba, magaling. Bilsa Kuryente. Ayos yun lang. Sakit na nitikti. Walang gamot ka, malang wala. Alcohol. Pag dinapuan mo talaga sa kamay mo yun. Kahit saan ka magtago, aabutin ka ng Bilsa. Bilsa Kuryente. Tama. Magaling ha. Okay, Bilsa Kuryente. Ah. Talento. Oo. Hindi, ang wish ko sana sa mga, you know, new generation na katulad nyo is maranasan nyo sana yung naranasan namin na magta-travel kami sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang place sa Pilipinas. Kasi doon ako po nag-start eh dati. Nakapag-perform ka na sa ibang ID pa? Sa ano, Dayday sa lugar.
Oo, dati nga, sinasar pa nila ako na, ay, ano lamang yan. Kasi dati sobrang wag, mas kumpata ako kay OG1 dati. Ah, okay. Wait din yun, si OG1. Oo, sobrang din yun. Ako, wait sobrang, din yun. Ano ko, minsan naiiyak ko. Parang baby eh. Boys. Parang siya. Sobrang yung kulab nga namin, hindi na kami pinansin. Hindi na kami pinansin. Mapapanood nila to. Guys, yes, it's bad. Robin, inantay kayong beat ni Kuya BJ sa akin. Sabi niya, March 1 daw. Anong date na eh? May kayo mag-May na eh. Oh, April 26 na. May kasi na dito sa akin eh. We talked about rap. We talked about saan ka nagsimula. We talked about mga pangarap mo. May bala ka ba one day magkaroon ng sarili mong family? One day, mga usually kasi pag tinatanong ko mga babae, may sarili, may certain age so gusto nila. By 30 years old, gusto ko may tatlo na akong anak. Ikaw, anong? Ay, ako po hindi. Kaya? Gusto ko pong pagtapos ko ng lahat, gawin yung responsibility ko. Kunwari, tapos na ako masayain yung mga tao sa media, sa world ng rap scenes. Oh my God! Wow! Kapag yung pangarap ng tatay ko, ng nanay ko, eh pag-ayos ko na din sila, pwede na akong siguro bumukod. Kasi nakikita ko na sa maayos sila, nakikita ko na ako sa papa, nakakain naman siya ng 2 beses isang araw, lumotor na siya, pwede siya lumalagala. Tapos ako meron na akong naipon na pera. Siguro yun na din yung takgampan ako para, ay, I love you. I love you. And alam mo, sa ganyan na klaseng mindset, malayo ang mararating ng isang tao. So, kailangan, wag sana, ganda talaga. Okay. If you believe, can achieve. Yun siya talaga. Kailangan, kung mga ngarap ka lang, bakit mo liliit ang ipa? Kailangan. Hindi ako. Pangarap ko nga dati. Ngayon ang pangarap ko, ang cold cup mo yung buhay. Cup. Cup. Tingnan natin. We'll see. We'll see. Let everyone know ano yung mga social media outlets mo kung saan ka pwede nilang ikita. Instagram, Facebook, so yun YouTube. So yun nga po sa mga tropa ko dyan. Shoutout muna sa Republican at saka sa Ghetto Cartel. Sa Facebook po, Obro Sauce Pronunceta. Sa IG is Sir Galbri. Tapos sa TikTok, Obri lang po. Abangan niyo po ako sa TikTok kasi nawala ako medyo sa social media. So lang po, ngayon meron na. Ano, mag-iingay tayo ulit. Di ba nagkukumo pa rin? Sa Kumo din. Ayoko na banggitin yung pangalan ko doon kasi dating management ko. Pero basta search niyo, Desh, may lalabas doon. Yun. Okay. Salamat po. Salamat po yung case. All right, thank you, Aubrey. Thank you. Once again, guys, it's your boy Sly Kane for Stilo Local. Don't forget to subscribe to the channel. That's like on the video, mag-comment lang kayo dyan. Click on the bell icon to be notified of any new videos that's coming out of the channel. Peace, love, and respect, y'all. Yo, what up, everybody? It's your boy MC Choi, and we up in here, Iron Chef Studio. And right about now, we have a special guest. We got Aubrey in the house. Stop. Let's go. Check my Aubrey. Yo. Paano ko sisimulan? Wala pa man akong sinulat. Papakitaan ko ng galing, kayo ay magugulat. Sige, pe-freestyle lahat dito ng mga gamit. Lahat ng mga rapper ngayon sa akin maaakit. Pero sige, mag-like muna kayo sa fanpage. Si Kuya Sly King, siya na sa akin magmamanage. Pero ewan ko kung light, kasi nga ngayon atat na akong humawak ng mic. Meron ditong CP sa aking harap, pero mas magaling ako tol mag-rap. Kasi merong salamin bago ka umasar. Kung ako sa'yo ay wag ka na lang magpundar, kasi bagong-bagong kita-kita nang baka malalim. Kasi madilim ngayon at medyo pa naalanganin. Kita mo yung merong pindot sa mga nababa siya kinahindot. Pero di ko na mamalayan, marami na pala kong nahawak na kaalaman. Malalaliman ko pa ba na di mo nalalaman ako pinakamagaling kahit ako na kamahilaan. Di ko na pinalisan para maintindihan. Hindi pa naman ito yung pinakamatindi dyan. Ako yung batang 13 anyos ang edad, pero maaga naman namulat sa realidad ng tunay na buhay. Abanti lang at pausog, kahit marami ang galit sa kahit na ano pa man, sarap ko'y mabubusog. Ang mga hinain kasi nga kayo'y lubog na. Di makaahon sa hirap ng buhay, kasi pag sumabay ka sa'kin, di ka na nawawala. Pero ako'y nagbabalik, yung mga nang maliit sa'kin, sa pa ako hahalika. Oh, damn!
That's tight. Holy shit. Oh, pass the mic. Oh. Galing nun. Taglit lang. Okay. Okay, go. Here we go. Pwede na ba yan? Ready na. Taglit lang. 1, 2, 3. Bumubulusok parang usok, hindi ko maintindihan parang dusok. Ano ba talaga nangyayari? Kasi kasama ko dito si Aubrey. Kasama ko pa dito si Aubrey Miles. Yan, sabi na. Pero hindi ko na alam ano sumunod. Pero wala ko pakialam. So, mind your own business, guys. Gago. Nice. Yo, she's...